For today's video, i-explain ko lang kung paano ako nakarating dito sa Manila with unrestriction. Tulong din to sa mga gustong bumalik ng Maynila na nahihirapan. Kaya i-share ko sa inyo kung ano yung ginawa ko, paano ko bumalik dito sa Manila na easy lang talaga. So, first guys, nag-book ako ng ticket for to go. Ayan. So, kaso nga lang guys, si to go is parati siyang nadidili yung ano alis. Sometimes umaabot siya ng ano isang linggo or dalawang linggo ganun. So ibubook niyo yung ticket niyo at para makamura kayo, ibubook niyo yung ticket niyo early guys, like next month kayo aalis. So ibubook niyo yung ticket niyo ngayong buwan na to. Then tatawag kayo parati sa kanilang ano reservation para mapaloof din na kailangan talagang makaalis ka na patungong Maynila, lalo na sa mga OFW na kagaya ko na hinahabol ko parati yung time para sa aking mga gagawing mga papel dito sa Maynila or sa mga lakad kong gagawin dito sa Maynila. Then, what is the requirements guys? So, easy lang, kay to go. Kailangan mo lang kumuha ng pangalawa guys, kailangan mong kumuha ng S-Pass. So, ano ba nga pala yung S-Pass? So, yung S-Pass guys, ayan, ma-download nyo siya sa Play Store, yung S-Pass, or else, pwede kayong pumunta sa Chrome at doon na kayo mag-fill up nito. At saka, isi-send agad ni government kung approve ko yung travel mo. So, ako, na-approve kasi ako agad-agad at the same time the day na kumuha ako ng ticket sa to go, na-approve agad yung S-Pass ko. Then second, dagdag requirements ko kasi to guys, kasi pagdating dito may mga barangay dito sa Maynila na hinihingan ka ng papel galing din dun sa local province nyo. Kasi si S-Pass site guys, nagre-require siya sometimes ng local travel na papers. So ano ba yung kinuha ko doon sa aming barangay? So sa aming barangay guys, kumuha ako ng isang papel na nagpapatunay na hindi po ako PUI. Ito siya, yung certificate, at hindi pa ako na-diagnose ng kahit na anong sakit. Second time, kumuha ako ng barangay permit para sa siguridad ko na binigyan talaga ako ng pahintulot ng aming local government na pwede akong mag-travel. So, sa mga nahihirapan kumuha ng mga papers, guys, kagaya sa ano iba, kasi madami akong naabutan dun sa pantalan or support na kulang-kulang yung papel, walang S-Pass, at saka may dagdag palang isang requirements, guys, na hindi ko na-explain sa inyo, which is it trace. Ayan. Si Trace po guys, isa po siyang site for barcoding. So, kailangan nyo siyang i-download, Trace Contact, ayan, sa Play Store. Hindi ko alam kung makikita nyo siya. So, kita nyo siya guys, ayan. Ito siya, si Trace. So, kailangan nyo siyang i-download sa Play Store. Saka, fill upan nyo na agad-agad para hindi na kayo matagalan doon pa sa court, kasi meron doon naghihirap para kumuha ng trace, para kumuha ng S-Pass. Pero sa mga wala namang hindi marunong, walang cellphone na di camera, o walang cellphone na advanced cellphone kasi di kapad yung cellphone, huwag kayong mag-alala, pwede kayong i-assist mismo doon sa court. May mag-assist sa inyo ng Coast Guard doon para sa inyong S-Pass at saka sa contact tracing. Ayan, ipiprint po nila yung papel at saka ibibigay po nila sa inyo. So, sa mga hindi talaga marunong at wala talagang alam, ayan. Pagdating nyo dito sa port sa Maynila, guys, hindi kayo masyadong mahihirapan. Kasi sa port sa Maynila, automatically i-release kayo ng port dito na walang kahirap-hirap. At saka wala pong kahit anong itatanong sa'yo or kahit anong sa'yo, saan ka pumunta, wala na silang pakialam sa'yo. Ganun. Basta talaga yung requirements mo
like S-Pass, ito, saka itong contact trace. Ayan, yung contact trace na nasa phone mo. Then, gusto ko lang magpasalamat guys kay Atila Arnie sa Atila Arnie Dominguez. Ayan, siya po yung nagdagdag sa akin ng 500 kasi medyo na short ako sa pera that time. At saka, gusto ko lang shoutout si Nanay Nimpa at saka yung anak niya na parating nanonood sa aking vlog. Then, si Nanay Nimpa pala ay nakilala ko siya doon sa ano, doon sa bar ko. Saka maraming salamat niya sa pagbigay mo ng ulam parati sa akin, yung lechon. maraming salamat. At saka kay Ate Kalima, ayan, Kalima and me, maraming salamat Ate Kalima. At saka kay Ma'am Chichi Turbo, salamat sa support nyo guys. Then Agnes Bati and Merleta Minyesa, ayan, maraming salamat, mga kaklase ko sila. So hindi sila mga vlogger usually, yung vlogger doon is si Ate Kalima lang, si Ma'am Chichi, at saka si ano, La Arnie Dominguez, ayan. At La Arnie, parati ko talagang na ano, sa Agundo yung last name mo. Pagalitan ako ni Kuya Alex nito. Alex sa Agundo Vlog. Ayan, mega love shout out po talaga sa inyo. At saka maraming salamat. At may God bless you guys. And don't forget to like and subscribe. And hit the notification bells also as well. See you by next vlog. Good night. So, bye-bye na lang.